Hello mga ka-Inday. Ngayon gagawa ko ng clay pot rice. Alam niyo ba yun? Yung may vegetable and sausage, fried sausage sa kanin. Una, prinay ko pala yung sausage. Pan-fry ko muna siya. Tapos, yun. Tapos, tinanggal ko. At ngayon, mag-sipit tayo ng onion. Bago pala yan, nag-sign ako ng kanin. Kain na ako ng bigas. Ito pala yung natutunan ko sa kaibigan ng amo ko nung pumunta sila dito. Magluto siya ng ganito. At syempre, tinandaan ko kung paano niya gawin. Kaya, ginagaya ko na siya. Nalagay natin ang carrot. Carrot at patata. Lutuin muna natin. Simmer natin siya hanggang sa maluto. Saka natin isunod ang green peas. Ayan, check natin kung pwede nang ilagay ang kasunod na ingredients. Tingnan natin kung luto na yung potato. Okay, matigas-tigas pa siya, kaya simmer uli natin siya ng ilang minuto. Check uli natin. Ayan, pwede na natin ilagay ang green peas. Lalagay ko kasing green peas ay frozen, kaya malambot na to eh. Madali lang siyang maluto. Ayan, ilagay na natin. Yung kaibigan ng amo ko nung nagluto siya nito dito sa bahay, ganito lang yung kulay niya. Pero ako gusto ko lagyan ng soya sauce. Kaya nilalagyan ko siya para, kasi diba yung mga Chinese gusto nila matabang. Yung okay lang sa kanila matabang. Ako ang nagluto, kaya gusto ko may lasa din yung niluluto ko, kaya dinadagdagan ko siya ng soya sauce. At saka yung kulay niya, kailangan maganda. Hindi siya maputla. Kasi mostly, ang alam ko sa clay pot rice ay dark ang kulay niya, kaya yun ang ginagawa ko.
Mamaya titingnan natin. Lalagyan natin ng soya sauce mamaya. Ayan, pwede na to. Patayin na natin yung ating kalan. At sit aside hanggang sa maluto ang kanin. Ayan, patayin ko na. Ayan, luto na ang ating kanin. At ilalagay na natin ang... Ayan, nakita nyo, luto na siya. Ilagay na natin itong gulay. Ang hirap na walang hawak-hawak ko lang kasi yung aking phone kaya maglaw. Ayan, ilagay na natin at itong dried sausage. Siyempre, kailangan natin haluin. Dahil sabi ko, gusto ko ng dark, lalagyan ko siya ng dark sauce. Haluin natin yan. At soya sauce. Light sauce. Para may taste. Ayan, haluin ko lang. Ayan na, after ng mahalo. Lagyan ko siya ng kunting sesame oil. At haluin natin. At ito na nga ang ating clipped rice. Ready to serve. Don't forget to garnish cut spring onion or cut coriander. Thank you for watching. See you again later.